Papa, wait for us. Each other. We need to always focus on
how we build each other, how we bring up each other, and lagi kayang focus din sa what yung sinasabi ng Lord. But we need to always, we always have to go back to what will Jesus do? Diba? It's always Jesus. Yung lang naman ang ano, pag-guide sa relationship ng Lord. It's not our kids, it's not the people around us. It's yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung paano paulit-ulit natin siyang sinasaktan and paulit-ulit din natin din tayo ng pinapatawad. Ganun din yung paulit-ulit kita pinapatawad. Paulit-ulit ako ng pinapatawad. I'm not saying na it's all your fault. I have shared of mga pagkukulang. We're not perfect, but the Lord makes our marriage perfect. And I, forever, sabi mo nga, wala na ako tayo. Forever, I will not allow Satan to destroy our family. This marriage is with us. Punong-puno po ang puso ko sa overwhelming na nararamdaman ko ngayon. So, sobrang pasalamat po rin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na nakibahagi ngayon. I was thinking, ang laki ng ginastos ng anak ko. Hindi pala, everybody contributes for this and we are so blessed. You know, nung dumating ako dito, I was looking for a family. So, well, kasi sanay po ako na surrounded ako ng pamilya ko. Di po ba? Pero dinala ako ng Lord sa lugar na wala akong kasama kahit sino para mas maiintindihan ko kung ano yung nangyayari sa amin. At ang kasama ko ay ang mga taong katulad nyo na kilala ang Panginoon. Amen. That keeps me grounded. Na para bang
kung hindi ko nakilala ang Panginoon at hindi ako nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon, ako pa rin yung Diyos ng buhay ko. But everything I surrendered to God. Kaya sabi nga ni Nana, yung fruit of the Holy Spirit nasa akin. Minsan nga lang po nalalaglag. Pero pinupulot ko yun. Thank you so much. Sobrang pasalamat. We are so blessed, guys, na nandyan kayo as our family. Hindi lang basta brethren sa church, kaibigan lang, but you are a part of our family. I am so also blessed for the life of my children, especially my ate. Pero parating siya yung ginagamit ng Lord to be His voice para iparating sa akin yung message ng Panginoon. Napakahirap po na maging strong sa mga pagdadaanan ng buhay bilang mag-asawa. It's so hard, lalo na yung mga hinaharap namin sa buhay. Lagi po nilang sinasabi ng mga kaibigan namin na we've been an inspiration. Siguro nga po, dahil minsan talaga nakukwento ko yung mga pinagdadaanan. Kaya nga po nagkaroon ng moments with Hazel. Dahil tuwing may BCC kami, umiyak ako. Pero sabi niya nga po, dumating kami sa 26 years na magkasama. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Still fighting and, you know, standing. Basta, ang masasabi ko lang po is, continue praying for us, di po ba? Kasi hindi mahirap. Especially now na I'm undergoing some health issues. So, yun, kasama ko kayo sa hanggang sa dulo. Sana po, hinihiling ko po na ipag-pray nyo din po ang health ko, pati po ang health ni Jude. And, yun po, sobrang thank you. And may God bless you all, ang inyong pagiging open, ang inyong mga kamay na pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng mga tulong na ibinibigay ninyo. Sobrang blessed. Hindi swerte, it's blessed ang right word, because without you guys, this will not be possible.